Magandang araw mga kapo-Tagigenyo at sa lahat na sumusubaybay sa Taguig City Daily Report. Ako po si Katrina Legado at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminders at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Sa pangunguna ng City Social Welfare and Development Office at sa pakikipagtulungan ng local school board, isinagawa ang ikatlong ECCD program, a lecture series on early childhood care and development seminar na dinaluhan ng mga daycare teachers at teacher aides ng Lungsod. Para masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante, tinalakay ngayong araw ang wastong disaster response kabilang ang basic life support at tamang pagsasagawa ng first aid at COVID-19 response. Sasailalim sa 10 sesyon ng seminar workshop at pagsasanay ang ating mga guro sa loob ng isang buwan upang ihanda at tiyaking may sapat na kaalaman ang ating mga guro habang ihinahanda ang mga pasilidad sa mga muling pagbabalik ng face-to-face classes. Tatakbo hanggang huling linggo ng Oktubre ang seminar. Naghandog ang pamahalang lungsod ng Taguig ng mga hygiene kit, biscuit, gatas, bigas at diaper sa mga nakakatandang may karamdaman at kapansanan ngayong araw. Sa tulong ng Office for Senior Citizens Affairs, naging matagumpay ang house-to-house distribution upang mamahagi ng tulong sa mga senior citizens sa barangay Lower Bikutan, Bagong Bayan, South Daanghari, Tanyag, North Daanghari, Upper Bikutan, Maharlika, Central Bikutan, Central Signal, South Signal, North Signal, Katuparan, Pinagsama, Western Bikutan at Fort Bonifacio. Marami pong salamat kay Ma'am Lani. Pagpasalamat po ako sa inyo lahat na binigyan niyo po si Mister po ng mga pangangailangan niya. Thank you. Malaki na natutulong ng government na binibigay sa amin, sa family namin, especially sa situation ng father ko na bedridden, from medicines na dinideliver dito sa bahay, yung pension na binibigay, birthday gift, especially, tas ito yung mga ganito na pangangailangan like diapers. Isa sa prioridad ng pamahalang lungsod ang pagtugon sa pangangailangang pangkalusugan ng ating mga Tagigenyong lolo at lola upang maging maginhawa ang kanilang araw-araw na buhay. Patuloy na hinihimok ng lokal na pamahalaan na magparehistro, magpabakuna at magpabooster na ang mga residente at mga nagtatrabaho sa ating lungsod. Sa mga fully vaccinated individuals, lubos kayong hinihikayat ng lungsod na magpa-booster shot na upang mabigyan ng karagdagang proteksyon laban sa COVID-19. Maaari na ring magpa-booster ang edad 12 to 17 years old na nakapagpabakuna na ng kanilang first at second dose. Para naman sa second booster shot, pinapayagan na ang walk-in sa lahat ng Tagigenyong edad 50 pataas at edad 18 to 49 naman na may karamdaman o comorbidities. Dalhin lamang ang inyong valid ID, trace QR code at vaccination card sa ating mga vaccination hub o sa inyong mga barangay health center. Narito sa inyong mga screen ang schedule. Para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalang lungsod ng Taguig, maaaring bisitahin ang mga social media platforms ito gaya ng I Love Taguig Facebook page, sa Instagram at Taguig City at sa Twitter at I Love Taguig 1. Muli ako po si Katrina Legado at ito ang Taguig City Daily Report. Maraming salamat po.